Basketball lovers, good day para sa inyong PBA update. Sa paparating na September 17, ang PBA draft na kung saan gaganapin nga sa market. At ngayong araw, ang huling deadline ng submission para sa application kung sino man ang papasok ngayong taon sa PBA draft. At ayon nga sa report, ito ang pinakamabigat at pinakamalalim na draft class sa kasaysayan ng PBA. Dahil nga sa pagluwag ng mga rules sa PBA, especially yung pagtanggal sa edad ng mga Pilipino-American na po pwedeng magpa-draft sa nakaraang taon, hanggang 30 years old lang ang po pwede para makapag-draft. Pero ngayon, ang 31 years old pataas po pwede na magpa-draft as long as qualified ka. Kaya pag uumpisa na natin ang number 5 pick sa ating mock draft. Marami ang hindi nakakilala. Sino ba si Sean Jackson? Si Sean Jackson, isang 6'1 high flyer na wingman at po pwedeng maging guard at the same time po pwede maging point guard. Dahil nga sa pagkawala ni Robert Bolick Jr. ay magiging available sa number 5 pick si Sean Jackson at ito ang kukunin ng Northport Batang Pier bilang bagong mukha ng Northport Batang Pier. Dahil isa itong high value scorer at the same time inihahalim tulad dito kay Jamie Malonzo. Sa number 4 pick na pagmamayari ng Rain or Shine Elasto Painters, gaya nga ng sinabi ni Coach Ching Yao, magpapataas at kukuha siya ng big man. At ito ang very qualified na big man para sa Rain or Shine Elasto Painters, si Luis Villegas na merong height na 6'8, merong outside shooting, merong defending ability at very athletic. Ang pagkakaiba lang sa mga karamihan sa mga naging draft, nagpa-draft ay si Luis Villegas ay nanggaling sa ECL at malapit na itong maging 100% sa kanyang health condition. Kaya naman, isusugal ito ni Coach Ching Yao dahil batang-bata pa si Luis Villegas at po pwede itong maging future ng Rain or Shine Elasto Painters at malaki ang posibilidad na itandem ito kay Santi Santillan. At alam naman natin si Coach Ching Yao, ipapakita pa niya at marami pa itong ipapakita si Luis Villegas sa kanyang mga arsenal at kayang-kayang ilabas ito ni Coach Ching Yao. Sa height nitong 6'7, naging mythical 5 ito sa huling taon niya sa UAAP sa University of the East. Ang number 3 pick sa ating mock draft, ayon din kay Coach Ching Yao, maghahanap siya ng isang guard na mas mataas dahil ang kanyang mga guard ngayon ay maliliit. At ito nga, sa posibleng pagpasok ni Shawnee Winston sa PBA ay isa ito sa mga tinitingnan ni Coach Ching Yao. Although, ang nasabing player na Shawnee Winston ay isang high value target na guard, ay nakikita natin ang potensyal nito na maging superstar ng Rain or Shine Elasto Painters. Huwag lang ito ooperan ng international contract. Yap, iiwan talaga ang Rain or Shine. Dahil naman, alam natin na ang PBA ay hindi gaano kalakihan ang pasahod at malaki ang posibilidad na kung sakaling mabitawan na nga ito ng Rain or Shine Elasto Painters at hindi na mamigyan ng kanyang kontratang mataas ay iiwan ito. Sa number 2 pick, ang Blackwater Bossing. Naghahanap ngayon ang Blackwater Bossing na magiging franchise player nila. At isa nga sa tinitingnan ng Blackwater Bossing, si Xavier Lucero. Isang 6'6 high flyer big man, mayroong outside shooting, shot blocking ability at possibly magiging energy guy ng Blackwater Bossing. Marami ang nagsasabi, susugal ba ang Blackwater Bossing dito dahil galing din ito sa ECL. Alam naman natin na matapang ang Blackwater Bossing, sumusugal talaga ito at hinihintay lang nila kung sakali man available ito sa number 2 pick
ay ito ang igagrab nila dahil malaki ang potensyal nito. Kung sakaling maging fully healthy na si Xavier Lucero, ay isa ito sa magiging franchise player ng Rain or Shine, rather ng Blackwater Bossing. At ang number one pick natin sa paparating na 2023 ay ang 31 years old na si Stephen Holt. Sa kalidad na mayroon ito at sa edad neto ngayon ay masasabi natin itong isa itong game changer at isa itong number one pick na magdadala sa Terra Firma Jeep papunta sa playoffs. Sa kalidad na meron si Stephen Holt ay kayang-kaya netong dalhin ang Terra Firma Jeep. Kaya naman ang number one pick ng Terra Firma Jeep ay pinag-aagawa ng Barangay Ginebra at ng SMB. Kaya nilang magbitaw ng mga bench players para makuha ang number one pick. Dahil high value target si Stephen Holt na posibleng maging number one pick sa paparating na PBA draft. Ano sa tingin nyo? Sa mga naging mock draft ko, sang-ayon ba kayo? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel and don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga followers at subscribers. Kay Sir Anthony Lucky Alon, kagawad kat sa kinudukusin ng Hagonoy Bulacan, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta.